Magandang araw, ako si Jairo Boliedo, Rappler Reporter. At nandito pa rin tayo sa libingan ng mga bayani at nasaksihan natin kani-kanina lamang ang pamamaalam at state funeral ng dating Pangulong si Fidel V. Ramos. Tumagal ng halos 3 oras yung kanyang state funeral at burial ceremony magmula sa Heritage Park dito rin sa Taguig hanggang dito sa libingan ng mga bayani. Kung i-describe natin paano ang naging seremonya nitong pamamaalam natin kay dating Pangulong Ramos, tahimik, mapayapa at solemn yung ating naging pamamaalam. Yung mga tao sa paligid ay talaga nakiramay doon sa kanyang pamilya. Full force ang ating militar at ang ating kapulisan sa pamamaalam sa dati nating Pangulo na naging Chief of Staff din at Hepe ng Philippine Constabulary. In fact, Philippine Army yung pinaka-host nitong state funeral para dito sa ating dating Pangulong si Ramos. Nakausap natin kanina ang spokesperson ng Philippine Army at masasabi naman nila na naging maayos ng kanilang pag-organize netong state funeral. Kanina, bago magsimula o bago dumating yung mga labi ni dating Pangulong Ramos ay nagre-rehearse yung mga soldiers o yung mga sundalo na nandito sa libingan ng mga bayani. Yung mga sundalo, tinatayang nasa 1,200. Yung sundalo at mga kapulisan na sumama dito sa funeral procession at funeral ceremony ni dating Pangulong Fidel Ramos. Si President Fidel Ramos ang panglima na pangulong inilibing dito sa libingan ng mga bayani. Dito siya nakalibing sa ating likuran, makikita natin ay gitna ito ng mga libingan ni dating Pangulong Elpidio Aquino at dating Pangulong Diosdado Macapagal. Sa kabilang bahagi naman ito, doon sa bandang likuran, makikita naman yung libingan ni dating Pangulong Carlos P. Garcia at dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kanina nakausap din natin yung ating AFP chief na si Lieutenant General Bob Bacaro at ganun din ang Commanding General ng Philippine Army. Ayon kay Chief of Staff Bacaro, ang isa sa mga greatest na legacy talaga ni Fidel Ramos para sa ating bayan at para sa ating militar ay yung kaayusan at katahimikan sa ating militar. Nabanggit din kanina ni General Bacaro yung inspirasyon na ibinigay sa kanila ni dating Pangulong Fidel Ramos. Kanina nakausap din natin si Commanding General Broner ng Philippine Army. At ayon sa kanya, siya ay isang junior officer nung naging Chief of Staff si President Ramos. At ayon sa kanya, bilang isang baguhang opisyal ng militar, ay nakatulong siya. Specifically, yung professionalism ni dating Pangulong Ramos ay nag-inspire sa kanya para maging sundalo siya sa kasalukuyan. Kanina, buong pamilya Ramos ang nandito sa libingan ng mga bayani sa pangunguna siyempre ni dating First Lady Ming Ramos. So from sa gate, sa Heroes Gate to Heaven, sa bungad ng libingan ng mga bayani, kinanap yung procession hanggang dito sa gravesite na ito. Yung mga apo ni dating Pangulong Ramos ang nagdala ng kanyang mga labi, yung kanyang urn, samantalang isang apo niya naman ang nagdala ng kanyang litrato na siyang inilagay dito sa libingan ni dating Pangulong Fidel Ramos. Yung mga pamilya at yung mga kaibigan ng Ramos family ay nagsuot ng black na ribbon sa bandang kaliwa o sa kaliwang braso nila para i-signify yung kanilang pagluluksa. Of course, full force din ang ilang mga opisyalis ng gobyerno, maging ang diplomatic corps ng ating yung mga ambassadors at diplomatic corps ng iba't ibang mga bansa. Isa sa mga notable na dumating ngayon at nagpaabot ng kanyang pakikiramay si Archbishop Charles John Brown, ang Papal Nuncio ng Vatican City sa Pilipinas. Nagsimula yung arrival honors sa pagbibigay ng 21-gun salute at pagbibigay din ng pagmamarcha din ng iba't ibang mga command ng Philippine Army, ng Philippine Air Force at Philippine Navy. Pagdating dito sa libingan ay tumayo ang 6 na commander na may at least rank ng Brigadier Major General para bantayan yung mga labi ni dating Pangulong Ramos. Of course, sinagawa yung mga standard operating procedures dito sa paglilibing ng isang pangulo katulad na lamang ng pag-fold ng Philippine flag. So after i-fold ng Philippine flag, traditionally, ang AFP Chief of Staff ang nag-aabot nito sa pamilya ng yumaang presidente. Pero this time, dahil nandito si Presidente Marcos, ay siya yung nag-abot kay dating First Lady Ming Ramos. Sa pagtatapos naman ng libing ni dating Pangulong Ramos ay nagsalita ang kanyang may bahay na si Ming Ramos at pinasalamatan niya lahat ng mga taong tumulong sa kanila para sa pagpapalibing ng kanyang asawa kabilang na ang militar.
sinabi niya rin na inulit niya rin yung famous line ni dating Pangulong Ramos na kaya natin to. At of course, hindi mawawala syempre yung mga paboritong kanta ni dating Pangulong Ramos na La Independiente at Maalam Mo Kaya. So ang pamamaalam natin kay dating Pangulong Ramos na umabot ng 3 oras ay mapayapa at simple lang. At hanggang sa huli ay simple lang din ang naging seremonya para sa kanyang pamamaalam. Yan ang updates mula dito sa Libingan ng Mga Bayani. Ako si Jairo Bulyedo, Rappler Taguig.